Ayon kay WBO Bantamweight Champion General Casimero na malaking tulong sa kanya si Memo Heredia, game changer daw ito at nagiging malakas at matibay daw ang sinasanay nito. Mukhang malaking karagdagan si Memo Heredia sa kumpiyansa ni General Casimero sa pagpapayag niya na pareretiruin na niya ang 40 years old na kasalukuyang WBA Bantamweight Regular Champion na si Guillermo Rigondo. Si Memo Heredia ay kinuha din ni Juan Manuel Marquez dun sa pang-apat na laban niya kay Manny Pacquiao, kung saan na-knockout si Pacquiao sa round 6 ng kanilang laban. Lumakas nga talaga itong si General Casimero sa kamay ni Memo Heredia. Dahil bagaman na ni-knockout din ni General Casimero ang huling nakalaban niya na si Cesar Ramirez bago siya hinawakan ni Memo Heredia, pero umabot ang laban na ito sa 10 round bago niya na-knockout ito. Samantalang sa dalawang laban niya, sa ilalim ng pagsasanay ni Memo Heredia, e parehong hanggang 3 round silang tumagal ang mga nakalaban niya. Una ay kay Solani Tete, kung saan inago ni Casimero ang WBO belt nito sa pag-knockout niya dito sa 3 round lang. Needs to pick his punches and he can't find a clean shot. Wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Solani Tete stopped by John Real Casimero. At pangalawa ay ang pagtatanggol niya ng kanyang belt kay Duke Maika na ninakout din niya sa round 3 lang din. Sa Hunyo ay lilipad na daw patungong Amerika si General Casimero para makapagsanay na kay Memo Heredia. Magaganap ang laban nila ni Rigondo sa August 14 sa Amerika. Nagsimula na rin mag-training si Casimero sa Taguig City at maganda agad ang naipakita niyang kondisyon at nagpakitang gilas agad siya sa pagpupukol ng mga napakalalakas na suntok sa punching bag. Pero mukhang mabigat ang timbang niya, pero nagsabi naman siya na madali lang mabawasan ito, lalo na at madaling magpapawis dahil sa init ng panahon ngayon. Salamat sa iyong panonood, pakilike, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!